Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong patay sa pagyanig ng magnitude 7.5 na lindol sa Central Japan kahapon. Kaliwat ka ng mga gusali at bahay ang gumuho at nasunog at may tsunami pa. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualve. Sa pool sa videong ito, ang paglaglaga ng mga paninda sa mga estante ng grocery nang yumanigang malakas na lindol sa Central Japan kahapon. Ang ilang customer, nagpanik at napatakbo. Pati ang mga pasaherong nag-aabang ng tren sa subway station na ito, napaluhod na lamang sa lakas ng pagyanig. Bigla pang nag-brown out. Sa isa namang subway station, bumaha pa. Kaya nakansela ang mga biyahe ng tren pati eroplano. Sa kuha naman ng CCTV na ito, kita ang isa-isang pagbagsak ng ilang mga bahay habang lumilindol. Sa loob, parang mga niyugyug na laruan ng mga gamit at appliances. Nagbagsakan pa ang niyebe sa bubong ng mga bahay. Wow! Wow! It's huge! Pati ang ilang Pinoy doon, naramdaman din ang pagyanig. Ang OFW na si Neil, napatago raw sa kama sa labis na takot. Naglindol siya ng maliit. Tapos, mga ilang minutes siguro, nag-alarm yung emergency alert namin sa email namin. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naitala ang epicenter ng magnitude 7.5 na lindol sa Minoto Peninsula sa Ishikawa Prefecture. Sa lakas ng pagyanig, nag-issue sila ng tsunami warning sa west coast ng buong Japan. Ilang minuto pa, isang metrong taas ng tsunami ang tumama sa Niigata Prefecture. May mga bahay ding nasunog, mga malalaking bitak at halos matuklap na kalsada rin ang iniwan ng lindol. Ayon sa mga otoridad, 5 na ang kumpirmadong patay sa lindol, habang nasa 100,000 residente naman ang inilikas. Patuloy pa ang search and rescue operations ng mga otoridad doon. Wala namang nakitang irregularidad sa mga nuclear power plant doon matapos ang lindol. Pero inaasahan na rin ang sunod-sunod at malalakas pang aftershocks na posible raw abutin pa ng ilang linggo. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nasa maayos na kalagayan ng mga Pilipino sa Japan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.